Good morning mga ka-Spidermax! Nandito po ako ngayon sa lumang gusali ng Leyte Provincial Capitol dito po sa Tacloban. Welcome po sa panibago ko na namang vlog. Ako po ang inyong Spiderman ng Palo na si Ruel Militante. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang mga bagong kaganapan nitong Leyte Provincial Capitol. Ang lalawigan ng Leyte ay isa sa mga isla ng silangang bahagi ng Visayas. Ito ay may 1,776,847 total population ayon sa 2020 census. Ang Leyte ay binubuo ng 40 municipalities at 2 cities na may lawak na 6,335.44 square kilometer. Ito ay nahati sa dalawang dayalikong. Sa kanlurang bahagi ay Bisaya o Cebuano at sa silangang bahagi naman ay Waray o Waray-Waray. Karamihan sa mga naninirahan sa lalawigang ito ay mga magsasaka. Ang mga produkto dito ay palay, kopra, mais, abaka, tabako, saging, tubo at marami pang iba. Ang Leyte ay kilala sa tawag na Tandaya noong 16th century panahon ng Spanish colony. Noong 1917 ay inumpisahang itayo ang pamunuan ng lalawigan ng Leyte o ang Leyte Provincial Capitol sa Tacloban sa ilalim po ng administrasyon ni Governor Salvador Demetrio at natapos noong 1924 sa ilalim naman ng pamumuno ni Governor Honorio Lopez. Noong 1944, naging tanyag ang Leyte sa buong mundo noong muling bumalik ang hukbong sandatahan ng mga Amerikano upang bawiin sa pananakop ng mga Hapon. Ang Leyte Gulf Landing ang siyang naging unang hakbang ng mga Amerikano sa pagbawi sa Pilipinas. Ito ay sa pangunguna ni General Douglas MacArthur at naganap ang Battle of Leyte Gulf. Taong 1944 hanggang 1945, ang Leyte Provincial Capitol ang siyang naging pansamantalang national capital sa panahon ng World War II. Sumailalim naman sa renovation ang kapitolyong ito noong 1964 sa pamumuno ni Governor Norberto Romualdez Jr. Noong taong 2008, kamakailan lang, ay naging HUC o Highly Urbanized City na ang Tacloban City na siyang kabisera ng Leyte. Kaya naman, sa kasalukuyan, ang panibagong provincial capital ng Leyte ay naitayo na sa bayan ng Palo at ito ay ayon sa plano ng kasalukuyang gobernador na si Governor Leopoldo Dominico Petilla. So ngayon ang tanong, ano naman po ang gagawin nila sa gusaling ito? Ayon sa pahayag ni Governor Dominic Petilla, plano nila itong gawing museum na kagaya ng nangyari sa isang gusali sa Rizal Park, Manila, ang National Museum of Natural History. Saan nga ba matatagpuan ang bagong gusali ng pamunuan ng lalawigan ng Leyte? At gaano nga ba ito kalayo mula rito sa lumang gusali? So tara, silipin natin at puntahan natin ang bagong kapitulyo. Let's go! Mula dito sa lumang gusali ng Leyte Provincial Capitol ay maglalakbay tayo ng 10 kilometro hanggang doon sa bagong Provincial Capitol sa Palo. Aabot po ng 8 minuto ang ating magiging biyahe. Subalit ay nakatanggap po tayo ng imbitasyon sa kakabukas lang na milk tea station sa may Utap Bypass Road. So tayo po ay mag-i-stop over doon kasama natin ang Maxim Delivery Team. Mula dito sa downtown Tacloban ay dadaan tayo sa Utap kung saan ay inibitahan sa Spidermax sa opening ng isang branch ng Kumawu Milk Tea.
Nandito na po kami ngayon sa Kumawo Melty Shop dito po sa Utap Bypass Road at makakasama natin ang manager po ng Maxim Delivery na si Sir Sedpri Habagat kasama ang kanyang account manager na si Ryan. So ang Maxim Delivery ng Tacloban ay isa sa napili na business partner ng Kumawo Melty Shop. Tayo sa Kumawo. Ano ang sabihin mo ng Kumawo? Thank you. Uy. It's a Korean word. Korean. Konnichiwa. Merci. Merci. Merci beaucoup. So Kumawo is a Korean na term ng thank you. Arigato. So, gracias. Gracias. Kumawo. Arigato. Salamat. Salamat. Sa Tagalog, salamat. Kamsahamnida. Konnichiwa. Banzai. Oh, yeah. So from kasi trending po ang mga Korean term. So anong sayo? Oh, yeah. Gusto ko Kumawo. Pero alam niyo yung waray-waray ng ibig sabihin ng Kumawo. Sa waray-waray. Hoy, saan ka ng pera? Kumawo ako doon sa bursa. Yan. So, yan po ang Kumawo. Pero, thank you po ang ibig sabihin yan. Meron silang spices. Ay, ice cream pala ito. May ice cream pala. So, may ice cream sila at may milk tea. So, excited na akong kumain ng ice cream dahil pinainit ko na kanina pa lang. Sabi ko, initin na. Yan. Mainit na po ang ice cream. Ano gusto mo na ice cream? Oreo? Mango. So, ibig sabihin, ang ice cream ay haluan ng Oreo. Yes, yan ang flavor niya. Flavor. Ang mangga, haluan ng mangga. Meron po silang mga promo at makikita nyo po ito sa kanilang page. Kaya i-search na lamang po ang Kumawo sa kanilang page. At maliban pa sa kanilang milk tea, ay meron po ditong car wash na services na kung saan ay halos lahat ng mga uri ng sasakyan ay kaya nilang servisyuhan. So, mga ka-Spider Max, ito pong Kumawo ay located po dito sa may bandang Utap. Dito po sa may kurbada dito sa galing ng kung galing tayo ng Kaybaan ay dito po sa may kurbada na kanto ng papuntang Leyte Home Depot. So sa lahat ng mga nais mag-order dito sa Kumawo, mag-download lang ng Maxim app sa Google App Store. Search lamang po ang Maxim at makikita niyo po ang icon ng Maxim, yellow, color yellow po. Yun po ay i-download po o i-install po sa inyong mga mobile phone. At search lamang po ang word na Kumawo. Search lamang po yan at lalabas po yun doon po sa app ng Maxim. Yan po.
At yan po ang kumawo milk tea. At sa lahat ng mga mahilig sa milk tea dyan, ay dito na po kayo mag-order sa kumawo located at Utap Bypass Road dito po sa Tacloban. So tutuloy na po tayo sa bagong provincial capital ng lalawigan ng Leyte. At sa wakas ay narating na po natin ang bagong gusali ng Leyte Provincial Capitol dito po sa Palo, Leyte. Mula dito sa itaas ay talagang nakakamanghang tingnan ang lawak at ang ganda nitong bagong gusali.